Hello guys, what is up? Andito na naman ang ating dancing warrior. Tuwang-tuwa siya dahil mag-share daw siya ng tungkol sa secret pick. Specifically, ano ba yung mga bentables or items na pwede mong matrade, makraft, or makuha dito sa mga vendor sa secret pick? Ano ang importansya nito at paano tayo matutulungan nito para makapag-progress? So, kahit saang secret pick ka actually, pare-pareho rin lang yan. Una sa lahat, ilan vendors ba ang meron? Pag kinlik natin yung map natin at kinlik natin itong landmark, ayan lang naman, apat po na places yan at pare-pareho lang naman sila ng laman. Okay, first na titignan natin dito, no, pag sinabing craft, yun na. Ito na yung mga items na available sa kanya. Meron tayo yung mga pang-upgrade natin, Mystic Enhancement Stone. Diba, itong dilaw na to. From 1 to 4 ang increments na pwedeng ibigay niya, kaya magandang item yan. At saka itong enhancement stone na rin kung kailangan mo. And then of course ito, pwede nga itong bilhin kung hindi ako nagkakamali sa NPC shop. Ayan, di ba, ordinary merchant nakasulat, pwede mong bilhin yan. Now meron dito, ang pattern lang po is ganito, papansinin nyo, no? Ang unang item is yung secret magic stone box. Ayan, makakuha ka ng bato. Pangalawang item dito, ang makukuha mo naman mga treasures para sa iyong mga spirit. So, ang pattern lang po dito is simple lang. Makakapag-trade ka nitong mga to for uncommon. Ayan, isa lang ang kailangan mo, makakakuha ka na. Pagdating naman dito sa rare part na po pala, no, ang kakailanganin mo, eh medyo dumadami na. Ayan, yung apat na klase ng bato na ang kakailanganin mo. Okay, so specifically, saan ba makikita yung mga bato or crystals? Well, kada secret peak floor po, may mga high chance na likely mag-drop. Ngayon, pag naglabang kayo ng mga mobs naman, syempre, on higher floors, makukuha mo rin naman yung mga ibang tono. At saka kapag ikaw naman ay nagbubukas ng kanilang mga boxes sa loob noon, may mga chance din, may mga boss-boss ka rin kasi doon na pwedeng patayin at i-farm sa loob ng secret pick. So doon na lang po magkakaroon ng chances. But kung ako po ang tatanungin talaga, no, as long as nilalaro ko lang yung secret pick hanggang kaya ko, doon naman po lumalabas talaga yung mga bato. Hindi ko na lang masyadong iniisip yung farming time kasi medyo nakakaurat yun kapag hinahanap natin sila specifically. So laro lang kapag kailangan, tsaka ako na lang hahanapin specific yung source ng bato na kailangan ko. Okay, so dito naman sa pangalawa, syempre pipili ka lang naman kung ano, di ba? Treasure ba para sa spirit o ang gusto mo ay bato. So dito po makipapansin nyo yung pattern, paakyat lang ng paakyat ng rarity, at ang dalawang items lang na pinagpipilian mo ay yung tungkol sa spirit treasure o kaya dito sa mga magic stone lang. Okay, so pagdating mo na dito, syempre sa taas, epic na po yan, di ba? Naging epic na rin yung kailangang kulay para dito sa mga iyong mga bato na ingredients. So, Soaring Soul Crystal, Quintessence Crystal, Blood Soul Crystal, at Celestial Soul Crystal. So, same pattern rin na po yan. Now, ito po ang important dito. Itong mga glittering powder box na to, it could be useful for you also. Why? Dito kasi, itong mga to, mga crystal na to, at saka itong mga items na to, no, kagaya ng para sa treasure, dadating po ang panahon, uulanin ka niyan, mag-raid ka ng mag-raid, hindi ka na halos maubusan araw-araw ng binubuksan na ganyan. Pero kung ikaw po ay hindi nagfa-farm ng glittering powder, pwede pong yun ang maging bottleneck nyo. So anyway, ano yung mga magagandang items ngayon dito? So as of now, kung titignan natin, pwede kang makakuha nitong uncommon secret magic stone pag kinilik natin yan. Ayan yung mga rewards. Ito practical, makukuha mo yan pag nag-raid-raid ka lang. Madali lang naman eh. So, and usually itong mga to, ganun din, dadating ang panahon, sobrang nasosobrahan ka na nitong mga to at lagi ka na lang may bubuksan regularly dahil ikaw ay nagka-grind or nagpa-farm or nagde-daily missions. Ngayon kung titingnan naman natin itong mga glittering powder box, yan na po nagkakatalo-talo. Dahil itong mga glittering powder po na to, di ba? Alam naman natin importante siya in-game. Lagi po siyang nagagamit as long as ikaw ay nagpapalakas at nagko-convert ng mga items mo. Ngayon, syempre hindi lang naman yun yung mga paggagamitan mo nitong mga batong to, di ba? So option pa lang po yan, ang next na option mo of course, itong mga potions na at saka itong mga
pills na ito. Very important rin po naman itong mga pill na to kasi pangpalakas mo po yan ng inner force. Ngayon yung glittering powder na ito, diba? Yan yung kailangan mo para makapagpalakas ka naman ng mga items mo, yung mga pang-upgrade mo. So next na pwede natin tingnan after nitong merchant na yan, pwede tayong pumunta dito sa Demon Death Squad. So ito naman, pwede mong ipagpalit itong mga bato-bato mo sa mga items na potions kung tinatawag. So ito, recover 25% instantly ng HP mo. Ito naman, recover ng 20% ng MP, yung Great MP Potion. Ang Great HP Potion, recover 500 instant tapos 1.5 max HP per second. For 5 seconds. So, ang total nun, 7.5 of your max HP. Ito naman, Epic Divine Water, take it to recover 50% HP instantly. So, ito, Rare Divine, ngayon pag naging Epic, solid ang ganda ng effect niya. So, ito naman, mga buff para sa atin, take it to increase your attack by 100 for 3 hours. Kunwari, yung Heavy Attack Potion, Adamant Potion para naman sa defense kasi ang adamant yun ang ibig sabihin niya yung about something sa being resilient. Okay, Violet Cloud Pill para saan to? Take it to increase the chances of triggering debilitation effect. Ano yung mga yon? Dazed, confused, parang dazed, confused lang ano. Chilled, burned, quelled, and darkness on enemies by 15%. So 3 hours siguro pag kayo ay makikipag-war na, mga siege war, castle siege, and things like that. Mukhang yan ang mga magandang gamitin. Violet Cloud Pill, Solitary Pill, take it to increase the chances of resisting naman ito. So, defensive buff naman ito against dazed, confused, chilled, burned, quelled, and darkness. So, yung mga debilitation effect na sinasabi. So, ganun din 15%. For 3 hours. So kung nakaganto yung kalaban mo, Violet Cloud Pill at ikaw hindi naka-solitary pill, lamang siya, di ba? So take it to increase your item drop rate by 15% for 8 hours. So green tonic. Yan. Kung ikaw ay mag-8 hours na bakbakan, pwede rin ito. Copper naman ang ibibigay nitong prosperity. Ito namang advancement tonic, of course, 30% ng hunting XP. So kung ang kailangan mo ay maghabol ng level, yan yung kakailanganin mo, no? Si advancement tonic. Ito naman healing tonic, remove crowd controls. Na malakas to kung iisipin mo at it could save you kung do or die ang laban, di ba? So ito naman yung mga rare na counterpart nila. So ito 8% lang, 8% din lang para sa copper at 8% bonus para sa XP. So yung mga ingredients nila dito, mas kaya nating kunin or afford nating kunin kasi yun yung nagda-drop. Yung inner force material naman ito, medyo interesting na topic. Kung titingnan nyo, no, sa mga items na meron tayo, itong pill na to, lesser yin pill, na itong greater yin pill, sila yung maraming meron ako ngayon eh. As of now, ganyan ang nangyayari. So, lahat ng pwede ko nang makuha or magamit, nagamit ko na as of now sa mga to. So, anong ibig sabihin nito? Diba? Depende na lang po sa pangangailangan nyo at the moment. But at least alam nyo na pwede kayong makapagpalakas ng inner force gamit yung items na nandito sa secret pick. So, ayan po sila. So yung mga items na kailangan mo, sila rin lang naman, naka-spread out lang, yun nga lang may nag-overlap. Kunwari itong lesser yin pill versus lesser yang pill, ang overlapping nila yung kulay green. So watch out na lang kasi yung iba dito pwede mo namang ma-farm lang eh. So for example, itong greater yin pill, tignan natin, pwede mo siyang makuha through hunting. For example, ito naman, greater yang pill, yan, may mga hunting area din siya. Ngayon, titignan natin. Ito, example, lesser yang pill. Wala kang makikita dito na hunting. So, ibig sabihin, sa raid mo lang siya makukuha. Plus, itong lesser yin pill, makikita mo, magic square, secret pick. Doon mo lang naman sila makukuha plus yung space time siya. So, kung titignan natin ano yung mas sulit na kukunin, syempre, dun tayo sa mas mahirap na makam across, which is, I believe, itong lesser yang pill at saka lesser yin pill kung tutuusin. Kasi wala silang hunting
options. Pero syempre, at the end of the day, baka naman hindi ka nakakapag-AFK at mas okay sa'yo na makapag-raid lang ng mabilisan. So, may mga ano pa rin yan, baga kanya-kanyang personal situation. So, kayo na pong bahala mag-decide kung alin dyan yung susundan nyo. But at least, you know the fact na yung iba pwedeng ihunt, yung iba ay hindi naman pwedeng ihunt. Next, ano pa ang pwede nating makuha dito sa mga NPC dito? Ito na yung White Side Clock at Summon Badge. So, ano to? Kung nasa ang floor ka, for example, ito, Secret Pick 1, di ba? Yung Secret Pick 1, Secret Pick 2, nasaan tayo? Nasa, kunwari, Secret Pick 4 tayo. So, pag nasa Secret Pick 4, ito yung pwede kong bilhin at ito yung masasummon natin. Yun nga lang, may tatlong categories. For example, may medium boss. Pag sinabing medium boss, ayan yung clue niya. 5-player boss monster. So, ito rin, ganun. So, nasa ang Secret Pick floor ka, dyan yung important dyan. So, kung SP5 ka, eto na, di ba? Pang 5 player. Ngayon, dito naman sa Big Boss, syempre, doon na lalabas, no? Ano na kayo? 10 player na boss mode na itong mga to. So, kung titignan mo yung ingredient na kailangan mo naman para makapag-summon, ayan sila, oh, nag-iiba-iba ng kulay yan. Okay? So, halimbawa, sa common boss, yan lang, pareho lang yan. Kung nasa ang floor ka, pareho lang, nag-iiba lang ng, kumbaga, rarity or tier. Ito, di ba, kulay red na. Ito naman, kulay blue yung kailangan mo. At dito naman sa first and second floor, kulay green lang or uncommon. Okay? Eh, plus, of course, kung kailangan mo, mayroon pa rin naman dito ng mga potions. Yun. So, pag kailangan mo ng potions, bili ka lang dyan. Anyway, yun lang ang aking sharing para sa inyo ngayon. I'll see you again next time. Sana may natutunan kayo dito tungkol sa Benta-bols sa Secret Pick. Bye-bye!